What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung ibang paraan para ilock ang ating mga Facebook profile ngayong 2022. Kung mapapansin ninyo ay hindi na nga lumalabas yung lock icon na kung saan malalaman natin na nakalock na ang ating mga Facebook profile. Pero syempre, gagawa natin ng paraan yan at itong gagawin natin sa araw na to ay much better for our Facebook security, lalo na sa mga stalker at nagbivisit sa ating mga Facebook account. Kaya kung ready ka na sa topic na pag-uusapan natin sa araw na to, pasok, intro! Marami nga sa atin na gusto na mailock ang ating mga Facebook profile. Pero dahil nga nag-update na si Facebook into Meta, ay may hirapan na. Pero sa araw na to, gagawa natin ng paraan yan. Pero bago tayo magsimula sa tutorial natin sa araw na to, huwag mo kakalimutan na i-like tong video na to. At syempre, kung bago ka lang dito at napadaan ka, pwede kang mag-subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para sure na updated ka sa mga future uploads ko. Kaya ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So ngayon, ang unang dapat na gawin, syempre, ay buksan ang ating mga Facebook application. So ayan, kapag nandito na tayo sa ating Facebook account, ay ibibisit muna natin yung mismong Facebook account natin. So tingnan natin. Dito sa mismong Facebook account natin, mapapansin nyo ay hindi pa siya nakalock at pwedeng makita yung mga iba kong pinopost at mga pictures. So ano yung dapat na gawin? I-back na muna natin. So dito, ang unang dapat na gawin ay puntahan yung ating tatlong line sa gilid or yung mismong may picture na din natin sa gilid, yan. At dito naman, ibababa lang natin ng konti para hanapin yung settings and privacy. Kapag nakita nyo na yung settings and privacy, pindutin na natin. Ayan. At dito, pindutin yung privacy shortcuts. Kapag nandito tayo sa privacy shortcuts, ay pindutin natin yung pinakauna, yung take a privacy check up. So yung kapag nandito na tayo sa privacy check up, pindutin natin yung unang category, who can see what you share. So pindutin na natin yan. Yan. So dito pag-usapan natin yung tatlo, profile information, post and stories, tsaka blocking. So continue na natin. So pag-usapan natin yung profile information, phone number, email address, birthday, hometown, and address. Make sure lang na ang pipiliin natin ay only me or friends of friends lang yung pipiliin natin. Kasi kapag naka-public yan or naka-everyone, is available yan at may kita yan ng mga magbibisit ng Facebook account mo. At syempre, hindi naman natin gusto yon kapag may nag-i-stalk ng Facebook account natin. Kapag nagawa nyo na yung setting na yon, i-next na natin. So dito naman sa next is yung post and stories. The same lang rin ang ginawa natin ng una. Dito naman is yung future post or yung mga ipopost pa lang natin in the future. At the same time yung stories natin or yung my day. Make sure na nakaset siya as friends lang. At dito pwede nyo rin pindutin yung limit, yung past post para hindi rin nila makita yung mga dati nyong pinopost. At kapag okay na, i-next na natin. So ngayon, ang next naman natin is blocking. So alam nyo na to, kapag may gusto kayong i-block na tao, ay pwede nyo ang i-add dito. So kapag okay na, pwede nyo na ulit i-next. So ganun lang po kadali yun. So tapos na tayo sa unang kategory natin. Nakalagay is you're all set. Tapos na tayo sa profile information, post and stories, tsaka blocking. So ang pindutin naman natin is review another topic para sa second category. Dito naman sa second category ay nakalagay is how to keep your account secure. So dito pag-usapan natin yan. Yan. So dito pag-usapan natin yung your password is okay, kung okay nga ba yung password mo, at yung login alerts ay naka-enable or naka-turn on. So pindutin natin yung nasa baba, yung review. Ayan. So dito nakalagay, itinatanong talaga ni Facebook yung password mo is naka-private nga ba? Kapag hindi, pwede ka naman mag-change password kasi baka may nakakaalam or na-expose yung password mo, pwede ka magbago ng password. So pwede mo namang i-skip yan. Pindutin mo lang yung nasa baba. Yan. So yon, ito namang control your alerts or yung login alerts na tinatawag. Make sure lang natin na naka-enable or naka-turn on ton tatlong to. Kasi kapag mayroong nag-hack ng Facebook account mo or magla-login ng Facebook account mo, pwedeng mag-notify yan sa mismong Facebook application, Messenger application, tsaka sa email mo. So may iwasan natin na mabago yung password natin ng ibang tao. So i-next na natin. So yun nga, nakalagay na is your all set. Tapos na tayo sa password and login alerts. Ngayon punta naman tayo sa another topic o yung third category. Yan. So ngayon pindutin na natin yung how people can find you on Facebook. Paano nga ba nila tayo ma-add sa ating Facebook account? So dito pag-usapan natin yung friend request, phone number and email, and also search engine. Paano nila tayo masi-search?
So yan, continue na natin. So dito, pag-usapan natin yung friend request. So ang maganda dito is iset lang natin siya as friends of friends. Yan, makikita nyo yan dyan. Sinet ko siya as friends of friends lang at hindi naka-everyone or naka-public. Para malimitahan din at hindi agad kung sino-sino lang yung mag-a-add sa atin. So yan. Kapag okay na, i-next na natin. Yan. So dito naman is yung phone number and email. Naka-set lang siya sa akin as friends para yung ibang tao, hindi nila ako ma-search sa Facebook application using my phone number and email. Kasi may kita nila yung Facebook account ko. Kapag okay na, i-next na natin. At yung next naman is yung tinatawag na search engine. Make sure lang na naka-turn off to para hindi kayo ma-search ng ibang tao outside of Facebook. So like Google, kapag sinearch nila yung Facebook account mo, hindi lalabas yung mismong ikaw. So i-next na natin. Yan. So you're all set. Okay na tayo sa topic na pinag-usapan natin ngayon at pwede na tayo mag-review ng another topic. Pwede tayong bumalik dito sa may privacy shortcuts. May kita nyo sa pinakababa yung See More Privacy Settings at pipindutin natin yan. So yan. So nandito na tayo sa privacy settings natin at may kita nyo dyan sa may bandang baba yung nakalagay na kategory Your Activity. So tingnan natin. So dito nakalagay yung ginawa natin kanina na Who Can See Your Future Post. Naka-friends lang siya. Ang pinaka main goal lang talaga natin dito ay iset natin lahat ng settings na to into Friends, Friends of Friends, or Only Me. So nakadepende po sa inyo yan. Make sure lang po na hindi siya naka-public. Again, lahat ng to ay naka-friends, friends of friends, or only me. So nakadepende po sa inyo yan. Huwag lang po naka-public. At ayun lang yung tutorial natin sa araw na to na kung saan tinuro ko sa inyo ang alternative way para malakang ating mga Facebook profile. Ang kaibaan lang ng ginawa natin sa araw na to at sa naunang feature ay yung lock icon. Sa dating version kasi ng pag-lock ng Facebook profile ay hindi mo pwedeng i-screenshot or screen record yung mismong Facebook profile. At the same time, hindi rin pwedeng i-save or i-download yung mga pictures na nasa Facebook account mo, which is mas maganda talaga. Ayun lang naman yung dalawang pinagkaiba nila, yung hindi pwede i-screen record or screenshot yung mismong Facebook account mo at yung lock icon. Pero sa ginawa nating tutorial sa araw na ito ay halos same lang naman yung security na binibigay nila. Kapag in-stalk or vinisit nila yung mismong Facebook account mo, ay hindi nga magiging available sa kanila yung mga dating pinost mo sa Facebook account mo. At ayun lang yung tutorial natin sa araw na to at sana meron kang bago natutunan about sa ibang paraan para i-lock ang ating mga Facebook profile. At kung napindot mo tong video na to at pinapanood mo at napadpad ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka at pwede mong i-subscribe at pindutin ang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. At kung meron kang clarification, suggestions, and questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. At syempre, huwag mo kakalimutan na i-like yung Facebook page natin na makikita mo dito. Peace out! Like, comment, and subscribe! Peace! One love!